Okay, napag-utusan tayo ngayon magkabit ng distributor sa Lancer. Parang pang-apat na kusara na pag-utusan magkabit ba. At ito pa nga ang problema, mga walang balot yung wire, tapos baliktad yung kabit, basag yung sakit. At ito na yung bagong luma na ikakabit natin. At yan din yung luma na bago na kinabit nila. Buti na lang kayo, medyo agaw dilim na. Buti na lang at dala ko yung aming turbo light na napakaliwanag. Maasahan talaga sa oras ng kadiliman. Tapos yung ikakabit natin na distributor ay parang magkaiba. Parang Purge 13 ba? Tapos ang makina, Purge 15. Ah, maglatamba na naman tayo. Purge 15? Tapos yung distributor natin pang Purge 13. Ah. Ito yung takip pala eh. Iniwan pa nila yung takip ng distributor. Bakit di pa nila tinanggal yan? Total, wala namang distributor na nakalagay dyan. Siyempre, bago natin ikabit yung distributor natin, mag-tislay-tislay tayo kunwari. Kahit wala naman tayo alam, kahit umaasalan tayo sa tsamba. Malay natin, matsambahan. Tapos habang nag-aayos ako ng aking mga gamit bago ako magtusok-tusok, si Madam, panay kwinto. Laki na raw yung nagastos niya dito sa sakya niya, tapos hindi pa mapandar-andar. Sana umubra yung technique natin dito na malaala tsamba na may halong swerte ba? Sa sobrang excited ko na magtusok-tusok, hindi ko na makalimutan na may dalawang wire pa pala na walang balot. Eh kailangan muna natin balutin yan, baka masunog ba? Hindi kasi gagana yung mga diskarte natin na ala tsamba na may swerte kung may iba pa na problema eh. Kailangan pag trabaho tayo, safety lagi ba? Lalo na pag mga electrical na part. Yung bag cover na yan. At ito na nga, pagkatapos natin balutin ng madikit na electrical tape na original na tape, saka natin tusok-tusokin. Pakita natin kimandam yung mga galawan ng mga ala tsamba na may halong swerte ba? Kahit di natin alam yung kung alin tusok-tusokin natin, ayaw pa umilaw. Yun, umilaw naman pala eh, kala ko ayaw umilaw. Okay, nakita natin yung madami yung tislet natin na pailaw-ilaw. Kunwari, marunong tayo ba? Kita natin, palipat kanan pa, lipat-lipat, positive, negative, o isak balon. Paulit-ulit kong tinutusok para pakita ko kay madam na umiilaw yung tislet ko. Kahit hindi ko naman alam na yun yung supply o yun yung basta ewan. Ika nga, alatsamba lang tayo dito eh. Pakita lang natin kay madam kunwari na marunong tayo. Pati nga pagkapit ng sakit, naguguluhan ako eh. Nalilito ako kung paano. Siyempre, bago natin ikakabit yung ating distributor, magpasikat muna tayo kay madam. Kunwari marunong tayo, pero hindi niya alam, umasa tayo sa alatsamba. Titesting natin sa harapan niya na gumagana talaga yung kanyang distributor na nabili. Ganito nga pala pag-testing ng distributor. Kailangan natin paikot-ikot. Ayan o, iikot-ikot natin. Hanggang sa mahilo. Mahihilo ka talaga sa kaikot-ikot dahil hindi nakalagay yung dalawang wire. Paano lalabas yung kuryente? Naku. Maasa nga talaga sa tsamba. Ulit-ulit. Itong mga kasama ko, takot naman sa kuryente. Una nga lang ahawak, mga takot kayo sa kuryente. Ah! Medyo nangangalabit lang, kaya nagulat lang ako ah. Pero hindi naman yung masakit. Mababa na naman kasi ang voltage niya eh. Siguro mga 30 to 45,000 man lang ah. Sa mga hindi nakaka-relate dito sa mga laman ng video ko, eh pwede naman na mag-like lang kayo, sabay skip. Pero kung nagustuhan nyo naman at may matutunan kayo, pwede naman kahit heart-heart lang ah. Parang napansin ko, parang ang dami kong kinakalikot dito ah. Parang madali lang ikabit yung distributor niya, pero kung ano-ano pang kinakalikot ko. Hindi kasi pinakita ko yan, nakatingin kasi si madam sa akin eh. Pinakita ko yan kung paano, kung gaano kahirap magkabit sa distributor ba, para hindi basta ba. Bago natin salpak yung distributor, kailangan mo natin paikot-ikotin yung sigunyal sa camshaft. Parang ikaw lang, kung paano ka pinaikot-ikot dati.
Pero ito, may hanggangan ito. Yan, hanggang dyan lang yan sa araw. Hindi katulad sa iyo, hanggang ngayon, pinikot-ikot ka pa rin. Katapos natin ikot-ikot, yan, tutok natin yung distributor. Tapos, ipasok. Ayan. Tapos, medyo dumadap, please. Kailangan may timing ikot-ikot. Yan, oh, yan. Diba? Sarap. Sarap pag medyo masabit, yun, oh. Ayan. Pagkatapos kang paikot-ikotin, takpan mo na, ay paikot-ikotin. Pagkatapos mong play seating, pwede mo na ilagay yung distributor cap. Katapos natin lagyan ng tornilyo, mag-alachamba na naman tayo dito sa mga high tension wire. Yan. Hindi ko alam kung paano ito ilagay, pero siyempre may katangian tayo na alachamba na may kasamang swerte, kaya makuha natin pa rin yan. Basta alam mo lang yung pairing order. Alam mo rin yung pagkakasunod ng high tension wire niyan, kahit balabalik ta rin pa yan, kahit pa star pa ikot ng distributor, kung alam mo yung pairing order, ay hindi ka malito, hindi ka maligaw niyan. Pero dito sa ginagawa ko, parang hindi naman ako naligaw, kay may halo man ta swerte, bay. At ito na, mandar na nga yung malachamba natin na trabaho. Yung mandar man. Sa awa ng Diyos, mandar man siya. Kaso namuntik na makalimutan ng timing belt covers babaw. Saka madali. Nuras na rin kasi. Kung di talaga nakabit yan, mapunta talaga sa kalakal yung plastic na yan. At syempre, dahil umandar ang ating ginagawa, nachambahan na natin, mandar na, ayun na. Naglabasan na yung mga mekaniko na mga marunong sa akin. Kasi parang nahalata ko, parang tingin ko, parang sila nagkabit noong una ba. Tapos ako lang yung nakachamba ba.